Hello, ako nga pala si Reverse guys. So guys, ngayon may bagong video na naman na tong video natin ngayon is about the situation of SLP or the Smooth Love Potion. No, marami nag-request sa akin, Coach Rev, bakit hindi ka na gumagawa ng video about SLP? Pini-PM nila ako, no, and then yung iba rin, no, nag-PM na nag-i-screenshot ng Bitget account nila yung nakasubscribe para dun sa 1,000 peso giveaway natin. Eh, nagtatanong Coach Rev, kailan ka ba magkagawa ng video about SLP. And ito na nga guys, okay. Disclaimer, this is not a financial advice. Konting update lang tayo and konting thoughts lang naman tayo sa magiging situation ng SLP natin para sa Season 2 ng Axie Infinity Origins. Okay, so Origin Season 2 is 1 month away. Confirmed yan, syempre ni Jihos. No, I don't know if nakita yung mga tweets ko, posts, no, sa TikTok, Facebook, and lahat ng social media accounts natin. Okay, sabi ni Jihos, maybe 1 month off season tayo. Okay, matagal-tagal yun. Marami tayong kakaining bigas, to be honest, para dun sa 1 month na yun. And mangyayari dyan, of course, yung market natin is magiging stagnant lang siya. Okay, hindi masyadong magkakaroon ng buy and sell, syempre. Kasi anhin nila yung mga panibagong runes and charms na nandun, diba? Hindi na siya magagamit, no? Though, pwede kang mag-farm ngayon ng SLP. No, shout kay LCR rin. So, subscribe din kayo sa kanya. You can check his YouTube channel. No? Nag-post ata siya na magpa-farm ng SLP habang off-season. Pwede kayo guys mag-farm ng SLP. No? And I think that's for crafting. No? SLP talaga right now guys. Nakikita ko sa kanya, it's really more of a crafting thing. No? Kapag wala kang SLP, hindi ka makapag-craft. That's for sure. Okay. And then yung iba naman nagpa-profit through, you know, runes and charms. Now, the thing is, napakababa na ni SLP right now. SLP is currently 0.13 pesos. Okay, by the way, tayo nasa Bitget interface. So, you can create your Bitget account. You can click the link below. And doon na kayo mag-trade ng inyong SLP and AXS kung gusto ninyo. And going back, no, ang baba na niya, to be honest. Ang laki na binaba niya, bakit siya mababa, Coach Rev? Nirug pull na ba tayo yung Geos? Probably. Hindi, or syempre hindi, okay? Hindi niya yun gagawin, okay? Hindi niya yun gagawin, I tell you that, no? It's just that the market right now is really doing bad, okay? We're currently at the worst, no? One of the worst, kung hindi worst. No? One of the worst situations in the history of cryptocurrency. Talagang bagsak lahat. Banda ng gera, banda ng mga sakuna. Diba, kabi-kabi lang threats, eh, no? And then, yes, World Cup right now, but hindi masyadong naapektuhan yun. Actually, mas naapektuhan pa rin nga talaga ng FTX dump situation. No? Itong market natin. No? So, and isa pa, sabi raw, merong leak na parang yung hacker daw na merong mga Ethereum galing FTX ay unti-unti niyang binebenta yung mga Ethereum niya, which is a very sad news para sa ating lahat, okay? We can expect a lower price of cryptocurrency in the next days to come, no? Sabi nga ni Elon Musk, long winter nga daw talaga ang cryptocurrency. Kumbaga magiging matumal siya. So kung trader ka, and nag-short ka, no? Yung mga nagka-copy trade dyan, ayan, kung sinwerte kayo na nag-short yung copy trader niya sa Bitget, edi congratulations. Pero kung nag-long yan, nako po, aray. Kaya nga, when you are trading, mapa spot trading or futures trading or copy trading man yan sa Bitget, talagang kailangan nyo ng risk management na tinatawag. Kasi pag wala yung risk management, malulustayan kayo ng pera. Ako guys, lumailo muna tayo sa pagka-copy trade this past few days. Kasi mula nung muntik na tayong madamay doon sa biglaang pagbagsak, sabi ko, alanganin tayo mag-trade right now. No, di ko kasi alam kung anong gagawin ng copy trader ko. No? Mag-short pa siya or mag-lulong pa siya. So, it's up to him eh. Tapos, ang taas pa ng kanyang leverage kasi usually. So, lilo muna ako for now. No? Pero kayo guys, kung gusto nyo mag-copy trade, your money, your rules, up to you. No, yun lang, kung gusto yung gumawa na account, mas maraming benefits yung link na nasa baba. Pero going back to the topic of SLP, SLP right now is in a good
pero bad situation na rin. Okay, kaya na sabi ko, medyo hindi maganda talaga yung sitwasyon ni SLP kasi ang baba niya. But on the other hand, pwede kayong mag-craft ng mas maraming beses next season. But of course, mas magiging mababa rin yung presyo ng runes and charms. Okay? And there is actually an issue aside from the SLP. Kasi parang nangyari na naman, okay? Ang nangyari na naman nung season 1 is minarket na naman ni Axie Infinity yung price pool for Axie Origins. Okay, yung price pool na minarket nila is way beyond kung ano yung makukuha ng mga players. No, although malaki pa rin, but dahil nga naging bear market na naman, nagdump na naman yung Bitcoin, eh yun na nga, naging matumal na naman tayo. So, nung nakaraang linggo lang, di ba, almost nag-21 na naman tayo. And then, suddenly, nag-rug pull si FTX, di ba? So, it's very, very risky, no, na pumasok sa mga, sa crypto right now talaga. Especially if wala kayong knowledge, no. Ang taas ng fear level right now when it comes to cryptocurrency. Web3 gaming, dami-dami na yan eh. But on the other hand, Axie Infinity is still building. Ayan. Si Axie pa rin talaga yung nangunguna when it comes to NFT trading volume, no? But yeah, we're currently at the bear market. And hopefully, malalabanan to ni Axie Infinity Origins through the upcoming leaks na nileak ni Sir Jiho and ni Sir Nix kagabi. Now, eto na nga guys, meron tayong i-reveal bukas na talagang medyo kagdi-disappoint ng lahat. But it is what it is. Pero today, eto lang guys ang masasabi ko sa inyo. There are a lot of plans right now for Axie Infinity Origins. No? And there could possibly be ma-release yung accessories. Kasi based dun sa, paano ba to? Doon sa way ni Sir Nix and Diego ng delivery niya when it comes to leaking, no? Some new features sa Axie, or ayun yung sabihin eh. Parang merong something na marirelease, no? It's either the parts upgrade or the accessory. Okay, kasi accessories guys and parts upgrade, medyo matagal-tagal na, I mean, Axicon pa lang, minamarket na nila yan. Kumbaga, binabanggit-banggit na nila yung dalawang yan eh, yung parts upgrade and another burning mechanism. Now, the question is, malalabanan ba yan? No? Malalabanan ba yan yung trend ng market? So, merong token right now, the SNM token, napakalaki ng kanyang pinump. No, talagang nilabanan niya yung market from 0.02 ata to $14. Magiging million, yung 1,000 pesos mo if nag-invest ka doon, like magiging milyonaryo ka literal. But yeah, may mga ganong instances eh. Baka sabihin niyo, Coach Rev, imposibleng malaban ni SLP yung market right now. You are wrong, okay? May chance labanan. Now, yun nga lang, medyo matatagalan pa. Okay, talagang matagal pa kasi nakadepende rin to sa release ng Season 2. Now, Season 2, maraming nakaabang. Maraming nagsabi, make or break ni Axie Infinity Origins. Yung iba naman, nagsasabi na umalis na daw sila sa Season 1 kasi pay to win daw masyado yung Season 1. Pero kagabi, napansin ko na parang maraming nabuhayan uli. No? Maraming tayong nakita na positive feedbacks. Nagsasabi, goods yan Sir Nix and Diego, talagang maganda yung mga plano na ganyan. Kasi nga, nakikinig naman din si Axie Infinity. Like, that is actually an underrated no feature of Axie Infinity. No, kasi it's, kasi focus na tayo right now masyado. Like, the majority is very focused on the token price. No, ang dami kong nare-receive din na comments, na messages, na replies, no, from my social media accounts na sinasabing, ibalik na lang daw si V2 kasi daw si V2 ay naging mas mataas pa si SLP. So, yung mga ganong klase ng tao, guys, like, talaga masasabi natin na wala talaga silang alam sa cryptocurrency nung pumasok sila sa Axie Infinity. Like, they just want an easy money. No? An easy money concept na hindi naman nag-exist sa mundong ito. No? Malabo eh.
Diba? Kasi nga nung nag-Axivito nga tayo, nakita nyo naman yung Mint, diba? Baka hindi lang 0.30 ng presyo ng SLP natin right now. If V2 pa rin tayo. Baka ano na lang yan, 0.01, diba? Kasi dadami na lang yung supply. Diba? Siyempre, magfa-farm lang, magfa-farm and then yung iba, expecting na mag-hold para pag nakapag-ROI na, or para ma-ROI nila yung mga invest nila. And then hindi nila iniisip na dapat may masunog na SLP. Dapat may magamit na SLP. Kaya nga, yung isa doon, like sinabi ko, mawalan po tayo ng burning mechanism if aalisin po natin yung origins. Kaya yun naman sinabi ko. But I said it in a very respectful way naman. And nagpo-po pa nga ako eh. Diba? So, ayun. No? And then, it is what it is. Eh. Diba? Ganun talaga yung system eh. Diba? We have to wait for the burning mechanism. Yun talaga yung kailangan. And at the same time, kailangan din natin ng user acquisition na tinatawag. Diba? Kailangan marami ring players ang mag-enjoy and gumamit ng SLP through crafting, through those accessories, through those battle passes, diba? Probably, ba daw magka-battle pass? Through those parts upgrade. Ayan. And then, when it comes to the price pool naman, pababa na siya ng pababa right now. Like, the value of AXS is sobrang baba na. And sobrang layo na nga niya dun sa market nila. And sabi naman ni Jiho, hindi na nila yun yung market ng ganun. Now, that is their, parang mali din nila yon at some point talaga na namamarket si Axie in the price pool way. No, siguro kaya rin nauusog. Kasi nga, nag-expect yung tao na magiging millionaire sila in a couple of months. Diba? Expecting na ma-reach nila yung leaderboard. But, yeah, it's not the way. No? And they will address it. Siguro. Siguro magbibigay pa rin sila ng price. But siguro maglalagay daw sila ng disclaimer na it still varies depending on the price on the movement of the market or the crypto market. Ayan. So hopefully guys, maging maayos ang lahat. Kaya magdasal-dasal kayo dyan sa mga nonood sa atin. Pray for peace. Pray for everybody. No? Pasalamat kayo sa buhay. And pasalamat kayo na napanood kayo ng mga videos natin. May internet kayo, di ba? And yeah, maraming salamat din sa inyong lahat. No, syempre sa Panginoon natin. And of course, sa mga partners natin. No, magpapa-giveaway tayo ng 1,000 pesos no, sa maswerteng mananalo. And para makasali kayo, wala nyo lang gumawa ng Bitget account. Disclaimer, you don't need to trade. Basta kailangan ginamit nyo lang yung link natin. And then, screenshot nyo lang and screenshot nyo yung nakasubscribe kayo. And then, send nyo sa akin. Tapos sabihin nyo, bakit kayo yung dapat na manalo? Yan, 1,000 pesos yan. Okay, saktong-sakto for December. Hopefully, mapili natin yung tamang tao na mananalo. No, para nang sa ganun talagang worth it. And mapasaya natin sila kahit paano, diba? Galing yun guys sa bulsa natin, no? Baka sabihin nyo, galing yan sa sponsors. Wala po tayong sponsor. Nang giveaway natin na yun, it's from our own pocket. It's our way of saying thank you to the community. And yun lang naman yung gusto ko eh. Na mag-download sila ng Bitget, mag-sign in. And then, no need to copy trade, no? Sign in lang. Send nyo sa akin yung screenshot and then dapat nakasubscribe. Ayan. Siyempre para sa followers natin yan and subscribers. And of course, shoutout din sa Flexi or Flexi Lore PH, correct me if I'm wrong, no? You can join their group. This is not sponsored as well. I just want to help a follower din, no? Na talaga namang, actually, inaya ako eh, na sumali sa, ano nila, sa parang guild, ganyan. But yeah, I'm currently an RPD, no? So, hindi tayo pwedeng sumali sa other guilds. So, kaya naman, kung gusto yung maging scholar, and wala naman kayo masyadong ginagawa, yung gusto yung so yun ang suporta, ayan. Follow FlexiLorePH. If mali ako, comment na lang dito yung may-ari, no? And then, ipipin ko na lang. Ayan. And, you can post the link dyan sa comment section. Pipin ko na lang yan para, ano, para makita rin nila. No? So, Facebook group lang naman yun. So, most probably, wala naman yung virus, no? Yan sana wala namang virus, no? Pero most probably wala naman yan, no? Kasi Facebook group. I'll be verifying it naman, no? If meron.
or wala, para di din kayo maano. Pero Facebook group lang yun. So, magjo-join lang kayo dun ata sa Facebook group. Ayan, and then, yeah, it's parang a scholarship grant din para sa mga gusto mag-leaderboard. Sabi nga, yung poison team daw siya, and 150 axes yung available. So, malaki-laki din yun. No? So, yeah, if aspiring kayo, you can do that. Just helping a friend, no? Or not a friend totally, but an avid fan. Ayan. So, yun lang. Kung siya mag-copy trade, meron tayong copy trading tutorial right now. Buya. Hello, no, guys. So, ito na nga yung tutorial, no? Quick tutorial lang to, no? Ito yung pinaka-technical na talaga. So, kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So, punta kayo ng copy trade, wait. Punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga, guys, is si Owens, okay? Si Owens, tapos yung top 5, okay? Yun lang, okay? Huwag na kayong kukuha ng iba. Okay, kaso yun nga lang, puno sila. So, aabangan ko muna si Owens, pero kapag mamaya-maya, hindi pa GC Owens, no, kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag dun, kina-copy trade ko, no. And pwede nyo naman siyang manually close. Kumbaga, kung nagtitake profit na and ayaw pang maganda na yung pasok, no, or entry na kung sino mang trader ninyo, pwede nyo naman siyang manually close para di kayo matalo. So, yun lang. Very quick video lang to, no? So, again, guys. Top 5. Okay? Top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna. Okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So, yung top 6 to top 10, medyo alanganin na ako dyan, eh. Pero, yeah, kung makukuha nyo si Owens, nako, mas mataas yung chance nyo. Pero, natatalo pa rin to, guys, ha? So, not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako, $10 a day lang ginagawa ko. So, yun lang. Snipe-snipe lang kayo sa top 5. Buya.